Chi, kamusta? And welcome back to our channel. Oh, oh. Diba? Fresh from the bath. Yes, it's already 11 a.m. and it's Saturday for the first time. Aalis tayo ng maaga. Maaga pa ba? Actually, late na, baby. At tagal mo kumilos. Tarun na, dalian mo. Magpapa-check up ako. After... Baby, you say mirror. Ay, sorry. After ilan months? After so many months. Ang last, ano ko, ang last check-up ko pa Feb pa. And then, after nun, hindi na ako nakapagpa-check-up. Though nakapag laboratory naman ako, hindi ko lang siya napa... Baby, ganun mo yung kape. Ano, natakpan nga yung ano eh, kaya nga ganunyan ko eh. Ay, sus! Ayun, so magpa-check up ako ngayon, nasamahan ako ni Armella. Pero before tayo pumunta ng ospital, kakain muna kaming lunch dahil hindi pa kami kumakain. Ang breakfast lang namin ay kape. Yeah. And magla-lunch kami, then diretso na sa ospital kasi mas actually 1 to 3 pa lang pa naman yung doktor. Pero sabi kasi nung in-advise ako nung sa ospital, 1 hour before the check up, dapat nandun na kasi mahaba yung process kasi may triage na dahil nga sa situation natin ngayon. So, after namin kumain, siguro dapat 1 hour lang, no? Tapos punta na kami dun kasi mahaba daw yung process. So, samahan nyo kami, samahan nyo kami sa aming errand. So, parang ano na naman tayo? A day in our life. Oo, a day in our life. Pero hindi rin natin ilalagay ng title ng a day in our life. At yeah, least, di ba, nasha-share pa rin natin sa kanila yung mga errands natin paglabas-labas. Kasi yes, usually lumalabas lang naman tayo talaga kapag may errands eh. Oo. And alam naman namin na gusto nyo na lumalabas kami, no? Monthsary namin. Happy, oh my God! Happy Monthsary, bebo! Ilang months na, sige nga. Ano, di mo matanda? Oh, ikaw, ano? Binilang mo muna bago mo ako tanongin talaga pa. Sus, Bob! Oh, ilan? Alam mo, ayun yung nakakatampo sa'yo. Ilan? Oh, ilan na? Sige, hulaan mo muna. Ay, wala! Balikan namin kayo kapag nabilo na namin. Baby, sabi. I'll be right here, baby. Don't you worry. I need somebody who can love me at my worst. But I hope you see my worth. Dami namang patawid-tawid. Okay, bababa na kami. Of course, huwag natin kalimutan ang mga panlaban. Safety. Pipiin natin. Baby, yung alcohol na ulit ko, nasa iyo. Wala. Wala. Nasa akin na lang. Alcohol ko. Okay lang. Dadali namin. Dadali namin kasi magda-dine in kami sa Choking kasi para hindi na hassle kasi kailangan namin magmadali. Ang pangit na ng ano ko. Ito yung ay baby, mas maganda yung face shield ko sa dito na sa kotse. Ito yung gamitin. Ito yung pinagmamalaki kong face shield kay Ina. Alam ko na panood niya yung TikTok niya. Oh, trinay ko mag-face shield kasi sobrang na-amaze ako dito kasi natatanggal yung parang sa nose tan niya para makasuot ka ng salamin. Salamin. Yeah, oh my God, ang linaw. Hindi hassle. So love it. Okay. Okay, let's do it, bebo. Ay, baby, sarap po. Tingnan nyo, guys. Sakto, 17 months na rin namin ngayon. Napakatalandi namin, no? Ikaw talandi. I like your outfit. Thank you. You look pretty. Si Lola. Mabor na ng bongko.
Ina. Nakabalik na kami sa sasakyan. Pupunta na kami ng ospital. It's already 12:08. And pag nasa ospital na kami, iiwan na ako ni Armella. Dahil siya ay tatambay sa kung saan para intayin niya ako. Kasi bawal magkaroon ng kasama, no? Magdala ng kasama. Unless yung sobrang ano ka na, yung hindi mo kaya, no? Unless ano ka na, PWD or senior citizen. So, baka hindi siya papasukin, hindi na siya pwedeng bawal ang kasama. So, baka tumambay siya muna sa kung saan. And then, text ko na lang siya pag sunduin na niya ako. Pero matagal-tagal yun. Really? 1-3. Tapos, magpa-process pa ako ng ano ko, ng triage and HMO ko. So, yeah. Update na lang. Pakita ko sa inyo kung paano yung sistema sa ospital ngayon. Na sumusobrang, ay, na dumoble yung process kasi nga for safety and ayun, parang tatanungin din nila kung may mga nakasalamuha ka ba na nag-positive or malapit sa inyo, ganun. So, let's go! Okay, nakitayad na ako. Tapos na akong interviewin and i-confirm yung appointment ko. So, iniintay lang natin si yung doktor. And ito yung pinilapan ko. Okay, nahatid ko na si Ina sa ospital. Binaba ko muna siya doon. Medyo matatagalan siguro yung pag-iintay ko. Actually, gusto ko muna sana dumaan sa amin. Pero kailangan ko rin kasing magpasa ng report para doon sa trabaho ko. Kaya naman naisipan kong dalhin yung laptop. Tapos tatambay na lang ako somewhere dito sa coffee shop na kaninang pinuntahan din namin ni Ina na mall. Actually, lalayo pa sana ako kaso nga lang wala na akong gas. Eh, kanina naman, hindi daw pwede yung debit card dun sa gasoline station. So, kailangan ko muna mag-withdraw. And dito na lang siguro tatambay. Malapit lang din sa ospital na binabaan ko kay Ina. So, samahan niyo din ako while sinasamahan niyo si Ina sa ospital. So, natay ko ng parking malapit dito sa coffee shop. Tapos, siguro mag-withdraw muna ako dito sa mall. Sa coffee shop kasi tumawag si Ina, hindi daw tumatanggap ng HMO card ngayon sa ospital. Hindi ko alam kung bakit, parang ang weird. So cash basis lang daw, eh wala siyang dalang pera, di ba? Lagi kami walang dalang pera. Babalik ako dun sa ospital, buti na lang hindi ako lumayo kasi kung malayo paano na lang. Diba? Ina May, you can't live without me. Napakayabang ko eh, no? Ako nga kulang yung pera ko nung sa LTO eh. So, pupunta na ulit ako doon kay Ina May. Wala na akong gas, so good luck kung kasya pa tong gas ko. Ate, wait lang. Maya ka na tumawid. Ay, inihintay ko si Armella kasi wala akong dalang cash. Eh, hindi nag-a-accept ngayon ng health card. Baby! Baby! Pwede 1K muna? Ano? Pwede 1K? Bakit 1K? Hindi ko sure kung magkano kukunin eh. Ikaw na ba? Ikaw na? Ako na sunod. May isa lang. Isa lang. Dalihan mo kasi wala na akong tatambayan. Magaling ganyan ko eh. Kamu masih belum dinaik. Sudah nak?
na 15-20% off po. Thank you po, ingat po. Ay nako, nakakapagod tong araw na to. Panina papabalik-balik. Pero okay lang. Nagda-drive lang naman ako. Kapag mag-alcohol lang mag-alcohol, no? Ay, wala kang ginawang mag-alcohol. Kating-kating na ilong ko, di ko makamot, eh. Pagkati talaga, puta. Ito rin, eh. Actually, sakto rin yung pagtawag ni Ina. Kasi patapos na rin talaga ako sa report ko noon. So, nakapagpasa na ako. Nabasa ko rin kasi sa Starbucks na parang ilimit yung pag-stay doon, yung pagda-dine-in. Kasi, yun nga, syempre limited lang yung mga pwedeng pumasok doon and hindi naman lahat open yung table para sa mga guests. So, yun. Syempre, disiplina na lang din, diba? Nakakaya din naman kasi na magtagal doon. Parang hindi ko rin naman parang kaya magstay talaga sa isang lugar na super tagal kasi nakakahiya din talaga. So, yun. Unless siguro may mga kasama ako. Pero kung ako lang mag-isa, feeling ko hindi ko kaya. Ngayon ko lang na-appreciate yung magtatrabaho ka tapos nasa coffee shop. Kasi yung iba talaga, no, parang na-amaze ako na sobrang makaka-focus sila kapag nasa coffee shop sila. Mas parang nagiging productive daw sila. Parang ako kasi hindi. Kasi kanina, or dahil lang may ganap kanina sa Starbucks, may mga empleyado na parang nag-set up sila ng table. Siguro for photoshoot yun. So, parang nakikitingin ako. So, hindi ako makapag-focus. Pero, okay naman. Okay naman din pala. And I'm so happy kasi na-realize ko, meron pa pala ako natitirang kape. So, pangalawang kape ko na to sa isang araw. Sabi ko naman sa inyo, pag nasa labas ako, malakas talaga ako mag-coffee. Kasi parang, unting mapagod ako. Parang feeling ko, deserve ko mag-kape. Napaka-arte, no? So, dito pala ako sa parking ng ospital. Iniintay ko lang si Ina. Grabe this day, ha? Na-interrupt ako kasi tumawag na si Ina na papasundo na siya, tapos na. Doon na siya sa baba. Inintay niya ako. And ito, chill pa rin ako. Alcohol lang. Pag-iintay natin si Ina. Charot. Arte mo lang. Hulog ka sa bangbang eh. Kakaganyan mo eh. Puntahan natin si Ina May Sanchez na maingay. Maingay, Ina May. And my coffee. Bab, nag-chill lang ako, nag-drive. Well, ikaw nasa baba, nag-iintay. I could stay like this forever following you. Just don't get too far.